Magandang araw sa lahat. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang mga kakailanganin natin kapag baguhan tayo sa pagkansilyo o sa project. Mag-umpisa tayo sa mga crochet hooks. Ito yung mga crochet hooks na available dito sa probinsya. Ang mga nabili ko dito ay 1, 2, 4, 5, 6 at saka 7. Ang mga hooks nito ay masyadong maliliit. Ganito yung mga hooks nito. Masyadong maliit. Maliit yung hook. Ang mga ito pala ay pang lace. May nabili pala ako sa online shopping ng o sa Shopee ng ganitong hooks. Ito ay mula 2mm. Mula 2mm to. Top and 5. Three mm, three point five, four point five, five. 5.5, 6.5, 7, tsaka 8. Ito ang mga ang standard na sizes ng hook na kailangan ko. Mayroon din akong nabili sa Shopee na isang set ng crochet hooks na naka-case na. Ito ay mula sa hooks na pang-lace. Ito, pang-lace to. At saka ito sa kabila yung mga standard. Ang pang-lace nito ay mula 0.6 hanggang sa 1.9. Yung sa standard naman mula sa 2mm to hanggang sa 6.5. Yun yung mga hooks na nabili ko. Ang sunod na kakailanganan natin sa pagagantilyo ay ang mga stitch markers. Ito ay ginagamit natin kapag may mga stitches na malimit nakatago.
na dapat na hindi natin makakalimutan kasi kukulang yung ating mga stitches. Linalagyan nito. Ang row counter. Ito, row counter. Row counter to. Iniikot lang tong parang dial dito sa gilid o dito kapag more than 10. Ginagamit natin to kapag bumibilang tayo ng mga rows na hindi natin kung minsan nakakalimutan natin kung ilang rows na tayo. At saka tape measure. Ito, tape measure. Ginagamit natin 'to sa pagsukat ng haba o lapad ng card check na ginagawa. Kailangan din natin ng gunting. Ito, gunting. Kasama rin to sa mga in-order ko sa Shopee. Ang gunting ay pala ay ginagamit natin sa pagputo ng yarn kapag tapos na ang ginagawang project. Ito namang blunt needle o darling needle ay ginagamit natin sa pagtahi para matago ang mga loose ends ng yarn. Kailangan nyo natin ng yarn kapag magagantsilyo tayo. Ito ay nabili ko lang local dito sa aming bayan. At ito ay cotton. Ang available din dito sa aming bayan ay ang Canon. Pareho silang cotton, pero mas malaki ang hibla nito kaysa sa Canon. Ito ay maaari nating gawin sa gawing doilies o mga lace. Ito naman ay maaari nating gawing mga sapatos na pangbata o yung binis. Nakabili rin ako sa Shopee ng yarn na acrylic yarn. Malambot yung yarn at ito ay 50 grams per ball, 180 meters. At itong napakalaking cake ng Indofil. 200 grams ito per cake nang nabili ko sa Shopee.
Ngayong alam na natin yung mga kakailanganin natin sa pag-umpisa ng ating project o sa pag-umpisa ng kansilyo, ay kasusunod ang gagawin naman natin ay magsisimula naman tayo sa mga basic steps ng pagkagansilyo. Salamat sa panonood ng video to. Hindi ako fluent sa Tagalog kasi Bisaya ako. Ipagpaumanhin nyo na. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-subscribe, like o share nito. Malaking tulong ito para sa amin and to those who needs help. Thanks and enjoy viewing. Bye.